Vice Ganda nagsalita kung bakit umatras sa pagkandidato si Ion. Natanong ni Showbiz Insider game show host Ogie Diaz ang kaibigan at dati niyang alagang si Uncabogable star Vice Ganda kung bakit umatras sa pagtakbo bilang konsehal sa Concepcion Tarlac. Sa video statement na ibinahagi ni Ion nitong Lunes, Nobyembre 5, ipinaliwanag niya ang dahilan sa likod ng nasabing desisyon. Sa mga kalugar ko diyan sa Concepcion, una po maraming salamat sa tiwala at suporta niyo na ibinigay sa akin, panimula ni Ion. Ipinapaalam ko lang po na hindi na po ako tatakbo or tutuloy bilang konsehal ng Concepcion dahil gusto ko po munang ihanda ang sarili ko para hindi mapahiya sa inyo at mapaglingkuran kayo ng tama, wika niya. Pahabol pa ng host, muli po maraming salamat po sa inyong tiwala. Paumanhin po. Matatanda ang bago pa man ito ay tila natunugan na ni Showbiz Insider Ogie Diaz ang pag-atras ni Ion sa pagtakbong konsehal matapos nitong maghain ng Certificate of Candidacy noong Oktubre 1. Sa latest episode naman ng Ogie Diaz Showbiz Update ay nagbigay ng pahayag si Vice Ganda sa kung ano ang nagtulak kay Ion para bawiin ang kandidatura. Honestly Vice, meron ka bang kinalaman or naparealize mo ba kay Ion yung pagbabackout niya? Tanong ni OG. Ay hindi ganun ang dynamics namin ni Ion, parang kaming dalawa we don't decide for each other, hindi ako sasabihan ni Ion na dapat ganito yung gawin ko. Ako rin sa kanya, hindi ko sasabihin dapat ganito yung gawin mo, hinahayaan namin yung isa't isa na pumroseso ng mga bagay pero nakaalalay kami, paliwanag ni Vice Ganda. Pwede kaming magbigay ng suhestyon, ng opinyon, lalo na pag pinag-uusapan namin nagpapalitang kuro kami. Pero we will not decide for each other. Hindi kami ganon, so yung mga desisyon niya sa buhay, desisyon niya yon. At pinagkakatiwalaan ko siya, dagdag pa ni Vice Ganda. Nang tanungin ni Ogie kung kay Ion ba mismo ang desisyong huwag na munang sumabak sa politika, yeah, parang alam mo pareho kaming si Ion kasi nasa politics ever since. Kasi youth leader siya sa Tarlac noon pa. Youth leader siya. Saka ever since, bago pa kami magkakilala hanggang sa nagkakilala na kami, active siya sa sa public service sa Tarlac. Kaya siya laging nasa Tarlac. Ang daming ganap. Nung sinabi niyang tatakbo siya, may mga kumakausap sa kanya, hindi na ako magtataka kung sabihin niyang tatakbo siya kasi nandoon siya noon pa Active talaga siya. Pero kung sasabihin niyang hindi rin siya tutuloy, hindi rin ako magtataka, anang misis ni Ion. Kasi yun din siya Kilala ko pagkatao niya na mabuti kasi ang puso ng asawa ko. Hindi siya mag-aaksaya ng pagmamahal at tiwala at suporta sa kanya ng mga tao. Iyon yung sinabi niya sa akin. Sabi niya, hindi na ako tutuloy. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kung tutuloy man ako, kailangan ko talaga siyang paghandaan, pagplanuhan, lahat sabi niya. So ngayon, ayokong ipahiya yung pagtitiwala sa akin. Kasi baka manalo siya sabi niya, ayokong ipahiya. Sabi niya, I will make sure that they will be proud. Bahagi pa ng pahayag ni Vice Ganda. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.